Keeper, Buxabila Ball, Fortune 3, Silk Touch, Efficiency 5, 5 diamonds each. Wala akong diamond at pasira na lahat ng mga diamond items ko. Eh, mahirap naman gawin yung ginawa niya. Matagal po'y gumawa ng libro na may enchant. Next time na yon. Kaya gagawin natin ngayon para makapakinabangan na yung mga account na ito. Tingin nyo naman, boy, parang infestation na. Baka naglalag na yung server dahil dito. Eh, gagawa nga tayo ng enchanting table na may libro, syempre. Cow leather, maraming sugar cane at kahoy. And syempre, the most kailangan para makaipag-enchant ka ng book ay XP. Madali na lang yung sa XP kasi kung naaalala nyo, hindi ko na maalala. Pero meron ako siname na coordinates kung saan merong skeleton spawner. Kaya naman ngayon, uunahin natin yung XP farm bago enchanting table. Pero harvestin muna natin to. Nice! 64! Okay, 4 stacks din pala. Sana sapat na yan mamaya kasi medyo matagal tumubo yung sugar cane dito eh. Oh no! Hindi ko pala na-save yung coordinates ng bone skeleton. Atay tayo dyan, agoy! Kailangan ko hanapin uli yun. Wait lang ha, parang si episode 2 yun. Nung episode 2 pala, wala pa ako journey map. Ay, wait lang. Try ko nga libutin tong cave sa ilalim ko. Kay Clarence kasi yung nakita ko dito yung spawner eh. Pero try natin, baka meron pang isa pa. Diyan ka muna bang seat. Pantayan mo yung entrance. Sana meron para di na ako lalayo pa. Mababoy ba pag tinalod ko to? Ay, itas! Ay, boy pa rin naman. Ito yung sinasabi ko, may spoiler dito si Clarence. So, kailangan pa natin makahanap ng isa pa. So, ganito pala natin malalaman kapag merong mga mineshaft. So, pag yung journey map natin, merong oak planks. Meron. Try natin Hello. Payo ng konti, tapos mag-hook. Ay, no! Ito ang kahina. Ay, bagal mo! Bangsit, nalaya mo. Yan yung kahinaan ni Bangsit. Tingnan nyo, dalawa agad yung bawas. Ken, place dito ka pala nakatira sa bundok. Talaga ba? Baka naman temporary lang to. Ken, balik ka na. I miss you. Kailangan nito na matinding appear sa batok. Wait, what? Pwede nga talaga baka sa kayo. May dalawa namin sa camel. Nababahuan ka na ba, Ken, place? Teka lang, meron ka pala yung spawner. Pinahirapan mo pa ako. Cave spider. Ay, sa'yo ba yun? Tara, ako nagagawa kaysa maghanap tayo. Magkalapit lang naman tayo ng base. Oh, sige, ikaw na mag-drive. Drive ka. Dalhin mo ko doon. Oh, no! Wow! Wow! Right on the spot! Teka lang. Kailangan ko magtago. May namatay again. Ow! Wait. Wait. Mamatay din ako. Sleep, please! Ay, natulog na si Ken. Hintayin natin siya dito. Baka mulay gamit siya. Yung god apple niya. Kuhain natin. Ayun yung mahalaga niya eh. Selling enchanted golden apple. This is business. Salamat, Ken Blaze. Kung totoo mo, meron cave spider spawner dito. Eh, magkakaroon ka ng lifetime access sa enchanting table. Dito na daw. Kapag bumaba ako, may kita na natin spawner. Wow, galalim naman ito. Y28. Ito na. Ay, ay, ay. Meron na nga kalabon eh. So, hindi pa ito yun. Iba nga ito. Wala pang ang ilaw. Kailangan ko gawa ng sword. Sakto. Wala akong kahoy na dala. Ito na yung gagamitin natin. Nice. Ngayon, pwede na natin mailawan. Wala na mag-spawn. Ito pa pala yung may laso na spider. Di ko lang alam kung mas mataas ang XP nito ah. Ken, pwede pa ba akong tulungan dito? Ginusto mo yan eh. Hagis ka tubig. Please. Eto na ang tubig mula sa kitaasan. Ayos pala to. Hindi na pala natin kailangan ng hagdan. Kailangan lang natin ng pampahinga. Kukuha na muna ako ng materials para dito sa farm natin. Ayos to. May kapitbahay naman pala ako. Masipag eh. At nakakita na ako ng spider farm. Halos pare-pareho lang sila eh. Kaya yung hinanap ko na lang yung pinaka-konti lang yung kailangan. So ito lang yung kailangan natin. And apat na hoppers. Napakadami ko ng ayon. Anong hopper-hopper? Kahit ilang hopper pa yung gustuhin mo. So apat ang kailangan natin ito. Tara't gawin na natin. Ito lang speedrun. Kawawi naman ako. Yung pickaxe ko wasak na. Kaya kailangan na talaga natin gawin to para magka-fortune 3 ako. Taste muna tayo sa iron pickaxe. Hindi ginawa din ang buhay. Goods na yung farm pero ako hindi goods pag tinanggal ko yung mga ilaw na to. Huwag kayo mag-e-spawn. Ayun na! I'm gonna die! No, I'm alive. Yay! It's legit! Oh! Nice one! Kailangan natin ng looting tree dito para mas mataas yung XP na makukuha. Pero sa ngayon, goods na yan. Kailangan na muna umakyat para magawa na natin yung enchanting table na merong mga libro. At ang una ko kukunin, looting tree. Hindi ko na nga maalala kung nasan yung tubig na nagpaakyat sa akin. Kaya gagawa na lang ako ng sariling daan. Meanwhile... Oh my...
Ang lapit ko na nalaglag pa. Napakalayo. Kailangan ko agad itig yun kasi malapit na ako sa taas eh. Nalaglag ako kasi may nalaglag sa akin na gravel. Dalawang kamatayan lang nag-aabag sa akin. Masusuffocate or malalaglag. Siyempre malaglag na lang. Mabilis lang mag-despawn yun kasi may tao nandun si Kane. Wala na, di na ako makatakbo. Dito exactly ako na dead. Napakataas naman kasi eh, Y111. Ang pagkakaalam ko, nalaglag. Ah, kinuha ni Kane. Kinuha niya, nalaglag yun. Nilagay niya daw lahat sa chest. Maraming salamat, Ken. Kaso mamamatay naman ako sa lunod. Oh! Maabot. Yeah! Dito magamit ko. Wala namang kwenta yung gamit ko. Pero sayang pa rin yan. Wala tayong kahit ano eh. What? May diamond pa sa chest? Pwede pa ito in-explore ni Ken na akin na yan. O sige, Ken. Sa'yo na yung natitira. Nakukunin diamond. Meron pa ako isang gagawin dun sa may farm namin para mas madaling access. Yung soul sand pataas. Parang elevator lang. Kasi yung pababa madali lang. Tatalong ka lang sa tubig eh. Meron ako natatanaw na parang soul valley dun banda. Kasi may mga apoy na blue eh. Ang kaso, napakalayo naman. Paano ko aabutin yun? May daanan naman papunta dun. Kaso puro haglin. Wala naman daanan dito sa kapila. Paano kaya to? Okay, pahabol tayo yung let. Ah! Yun na sila! I got you, homie! Wow! Mali ka ng kinalaban! Mali kayo ng kinalaban! Buti na may iron golem doon! So pagka tinignan pala natin dito, pwede natin makita kung soul sand. So markahan natin kasi ang soul sand ay nandito pa banda. Okay, waypoint. Oh nga, soul sand nga! Doon yung marka ko! Yun! Nasa taman landas tayo! Soul sand! Ito kailangan natin. Kumuha tayo ng mga tatlo. Tatlong piraso. Kasi sa bedrock, di ba, one tubig lang ang kailangan para umangat ka sa soul sand. Pero dito sa Java, block per block ang kailangan na may tubig para umangat ka pa. Pero alam ko pwede tayo gumamit ng uri ng halamang dagat eh. Yung pataas-taas, huh? No? Wala ata dito nun ah. Kelp, ayun, yung kailangan natin. Alay! May tumulak sa akin! Okay, sige, diretso na natin tong kelp. Wow, talaga nag-evolve ka! Gusto ko talaga ako habulin! Aba, nandito si Masta! Tutulungan na ata ako ah! Sa pagkakaalaala ko ah, soul sand? Asay! Pwede ba to? O sige, ayan muna for a while. Hindi ko tuloy maabot. Ay, meron pala ako trapdoor! Trapdoor na lang, mas maganda yun. Try natin muna yung trapdoor. Okay, yan. Pwede ba dumaan sa trapdoor? Pwede. Ngayon, lalagyan natin to ng kelp. Yan! Kasi pag tinanggal natin tong kelp, pwede na tayo huminga dyan. Ginagawa mo! Kaso di na ako makahingat, saglit lang. Ay, basta tulong! Kaya nga, gawa nga na tayo ng sign. Okay, game. Ito, gagana na to, ha? Lagyan muna natin ang buong kelp. I'm gonna die! Kagilan pa? 100 yun eh. I'm dead. Ah! Konti na lang eh. Kitams, dito pa ako namatay, oh. Konting, ayan na, oh. Andito na yung taas. Okay, gagana na ata to, oh. Pag tinanggal, di ba? Oh, sa baba daw, ha? Sa baba. Ito ba yung baba? Mali! Mali! Hindi, gumana pa din eh. Gumana! Bibuyog! The engineer! Okay. Yan, sa wakas! Natapos din, nagawa na! Talagang pinahamak ako ng farm na to, ah! So, akita tayo! At gagawin na natin enchanting table! Ngayon ay binabala ko gumawa ng library banda dito! Parang patulak na ako sa base nila! Wait, tanong natin si Masta! Naka-looting ka, Masta? Ay, wala pa daw siyang enchant! Wasak talaga sa atin yung mga kaw na to! O, di ba may napakanabangan yung diamond na nakuha natin kanina? So, i-shears ko na muna yung mga baka ko dito, no? Shears na one time lang pwede gawin! Ayan, may mga nakawala na daw! Ito yung inuuna eh. Ooh, dalawa. Hindi ko alam, siguro mga 64 na leather yung kailangan natin kuha eh. 64 pieces ng libro. Ilan ang bookshelf na magagawa nito? Kasi tatlong book per bookshelf eh. Oh, 20 bookshelves lang yung nagawa ko sa 64 na books. May nakita nga pala ako sa YouTube, no? Ito. So, minimum numbers of level bookshelves na kailangan para sa enchantment. Hanapin natin yung looting tree. Kasi meron na ako 20 na bookshelves eh. 19 bookshelves at level 38 daw. May malaki chance na lumabas yung looting tree. Oh, sige. Susubukan natin yan. Okay na. 19 bookshelves. Ngayon, magpapalevel tayo sa spider hanggang mag-38 ako. Yay! Level 38 na ako! Anong kapalit? Kalahati na lang yung sword ko. Parang ang pangit lagyan ng looting na to. Pero dito talaga natin may kita kung totoo ba talaga yung level 38 na yun. Let's go! Please. Okay. Sharpness na asaan? Wala naman iskamas. Sabi ko na hindi ka naniniwala sa chismis. Ano daw? Teka, may sinasabi si Rob. Sabi niya, be palit books sa spider eye. Looting and mending. Ayun, sure daw! Wow! Kuha na ako ng spider eye! Oh my gosh! Totoo nga yung level 38! Magkakalooting ka! This is business! Ako pa ang magde-deliver sa'yo nito! Gusto mo Rob, may kasama pa yung spider head! Sige, tatakbuhin na kita dyan, nasa ka? Eto siya! Ayun, yung blue! Ala! Saan ako napunta? Lumubog ako! Oh my!
ayaw. Wow! May ganun nga pala dito. Muntik pa ako madets ha. May bumili kaya sa iron natin. Check na rin natin. Nandito na tayo eh. Oy! 3 pieces! Wow, thanks! Anytime, makita na natin dito si Rob. Kita ko na siya. Ito na ang The Ultimate Trade. Ayun na nga, boy. Nakita ko na yung libro. May kulay. Oh, may kasamang unbreaking yung binigay niya. Oh, sa'yo na itong head. Iway! Kasama pa unbreaking. Ngayon, yung 38 na to, gagamitin ko na sa pickaxe ko pang fortune 3. Grabe naman yung mga yun. May mga villager farm na agad. Ay, magagastos ko din pala yung XP ko kasi ilalagay natin yung libro dun sa may sword. Sobrang safe lang na ilagay natin sa sword na to. Kahit sira na kasi maaayos yan dahil sa mending. Ay, 2? 7 plus 6. Ilan na ito? 23 na lang. Fortune 3 lang. Masaya na ako. Gaganahan ako maghukay. Nay, efficiency 4. Ilang XP kaya matitira ko bago lumabas yun? Finally! Level 4. Di na ako natira. Di na ako kakabahan mag-AFK. Meron na tayong mending eh. Wow, unlimited XP. Ganto pala. Sarap pagka-AFK ka lang eh. Ayun, level 37. Pwede na yan. Yay! Sana may kasamang efficiency to. Meron nga. Wala na unbreaking. Pero efficiency lang kasi iniling ko eh. One more! Kailangan naman natin ng panghukay, syempre. Efficiency 4, nice! Mapapahandig pa ako ng diamond na! Check muna natin saglit, malay mo may bumili na naman. Alam nyo, magbubutas na ako ng daanan, papunta dun sa gitna. Lagi pa ako maakyat eh. Isang straight lang naman yung kailangan ko, no? Grabe naman, kahaba naman ito! Yay! Laba agad! May bumili kaya, please? Wala. Mukhang kailangan na natin magpalit ng tinda. Naalala ko na ako sa tayo kukuha ng diamond. Naalala nyo nung episode 4. Habang umaakit ako galing dun sa obsidian, may nakita ako sa paligid. Tara bang seed, sabahan mo ako. So yung coords no, negative 73, negative 990. Eto. Eto nga yun. Wala, ano wala. Ayun! Ayun! Parang isang piraso lang to. Kahit 2 piraso lang. Halika rito kay papito. Oh! 3 pieces! Wow! Meron kasi ako na lang 1 piraso diamond eh. Tara, uwi na tayo. Game! Akin na ang efficacent oil. Ito na ang efficacent oil 5. Ang gamot ni Lola Remedios. Please, samahan mo na unbreaking. Oh! Oh! Silk touch papaya. Eh, kompleto na yung tools ko eh. Ito lang yung pangit. Walang unbreaking, pero may mabibilan na siguro tayo niyan. At syempre, hindi naman pwede na nakaganyan lang yung build natin dyan. Magagalit ang mga friendly neighborhood Spider-Man natin. Kaya gagawa natin yan ng build dyan. May babangsit sa picture eh. Nakita kasi ako ng babagay na build dito, no? Si Minecraft mismo nag-design nito. Kasi babagay siya dito sa team natin na Japanese. Parang ano to eh, library. May kawawi pala akong diamond axe. Bakit hindi natin yan palitan? Tanggalin ang enchant? Oh, 1 lang. Oh, unlocking dinagdag. Sige, bigyan natin siya ng epicacent 4 din. What's up? Touch! Ay, pwede din! Pangkuha to ng mga beehive! Madadagdagan na naman ang build dito sa lugar natin. Boy, paganda na ng paganda. Tapos ito, papalitan ko din yung kulay. Dapat ganito rin yung kulay niya. So, yung kakailanganin natin sa build na to, syempre ganito lang din. Yung black na deep slate and mga cherry. Sa tingin ko, tatanggalin ko na lahat ng cherry dito, no? Kasi sagabal na yun sa view, eh. So, kailangan ko rin pala talaga maghukay sa ilalim ng lupa. Ay, hindi naman ako tatanggi. Malay mo, makano tayo diamond. Malamang bukas ko pa matatapos yung build kasi medyo malaki yun. Kaya see you again tomorrow. Tatapusin ko yan. Huwag kayo mag-alala. Paano ka napunta dito? Nagkarugtog na yung minahan namin. Ngayon lang ako nakakita ng diamond. Pangalawang islat ko na to ng mga deep slate. Ang dami ko na nakuha. Kaya please lang. Sana hindi ka lang dalawa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, sulit yon. Sana ilan? 20. Nope. 19. Kinapos pa ng isa. Okay na siguro to. Tignan nyo naman. Ang laki na nang nasira ako dito sa ilalim. Kumpara nyo yan sa ibang nagkuhukay din ha. Ayun lang kanila. Oh, ang liit lang po eh. Oh, wow. Nadaanan ko lang to. Nice one. Pauwi na eh. Ang tanong, saan ko ngayon itatanim itong mga cherry sapling? Sobrang dami. Kalat kaya natin ito sa bisikin. Okay, sige. Dito na lang natin ikalat sa likod. Malamang mas marami pa yung puno na magagawa nito kesa sa totoong forest nito. At ngayong nandito na lahat ng kailangan ko, simulan na ang pagbibuild. Let's go! Boom! And ito na yung second day na sinasabi ko. Ito na yung update sa binibuild ko. Chararara! Boy, ang ganda!
tayo pa nga tayo buko eh. Wala pa akong ligo. 6 hours ko na itong binubuo. Ang problema ko lang dito, no, nagkulang yung cherry boy. 9 stacks yun. Kasi in-expect na sobrang laki pala talaga nito. Kitaps? May second floor. Meron pa nga itong third. Hindi ko na muna gagawin yung loob, no. Yung labas lang muna tayo. Kasi sobrang ang laki. Next time na yung tapusin. At buti na lang talaga, itinanim ko yung mga cherry doon. Ako rin pala yung ha-harvest. Ken, ako rin pala ang maglilinis. Tignan nyo kung gaano siya kalaki. Ito yung binild kong malaki. Mas malaki siya ng doble. My goodness! Kailan ko ito matatapos? Ah! Ganda! And finally, it's done! Grabe to! 8 hours ko yung binuo! Wala akong ginamit dito na schematic. Talaga mano-mano ko yan nilapag. Ang ganda at ang laki. Di nga lang tapos yung loob, no? Kasi saka na yun. Mahirap gawin. Tapos ang laki-laki ng build. Ito lang yung ilalagay ko. So ito yung magiging library natin. Wala nga lang ako masyadong libro pa. Diyan magkakaroon ng mga daan in the future sa mga build. Gusto ko makita to mula sa taas eh. Cute eh. Tinapyas yung puntong para lang malagay yung build na yun eh. Ayos. Ganda nga. Ito yung na-visualize ko nung umpisa pa lang. Na kapag nanggaling ka doon sa may taas, doon sa spawn area namin, ito makikita mo kung mapadaan ka dito. Mukha pala itong ano no, yung Oreo na Blackpink. Kaya yun lang muna mga gamers. Maraming salamat sa panonood at kung nakagat ko ang dila ko. Kung nagustuhan nyo yung video na ito, mag-subscribe na yun. See you again in my next video. Have a nice day everyone. Thank you and goodbye. See ya.